Hi guys! Good morning! Welcome back to my channel, and for today's vlog, nandito tayo sa Camellia at the Island Park Dasmariñas, Cavite para sa isang home tour. Ang ating ipapakitang unit ay isang bank foreclosed property. And this is the unit. Ang ganda, no? Corner lot siya. Tingnan niyo naman. Wow! Super laki ng lupa niya sa paligid. Ang kanyang lot area ay 145 square meters and malapit lamang siya doon sa may entrance. And this is the neighborhood. Malinis, maaliwalas, maganda yung community tsaka yung mga houses dito ay maayos. Binidyo natin yung way natin kanina papunta dito sa Camellia, the Island Park. Ayan yung Villar City, yung bagong shortcut ngayon. From Das, matatagos yan ng Daang Hari, papunta ng MCX or papunta ng Alabang. So this is the Molino Paliparan Road. Pag diniretso natin to, meron tong way papunta ng Tagaytay, meron tong way papunta ng Silang at papunta ng Governor's Drive. Yung nasa kaliwa natin, yan yung Abida, Dasmariñas, Cavite. Maganda tong part ng Dasma, Cavite na to kasi hindi pa masyadong crowded. And dito kasi sa Cavite, napakarami ng mga bypass road, shortcut road na ginawa. Kaya accessible na tayo papunta ng Metro Manila. Kung naiinip ka, pwede mong i-pass forward just in case alam mo na naman yung papunta doon sa Camellia, the Island Park. Ito kasing road na to, binibidyo natin to kasi marami tayong kababayang OFW na matagal nang hindi nakaka-uwi sa Pilipinas para just in case makita nila yung development. Ibang-iba na way back, yung Paliparan, Molino Road, talaga namang palayan pa. And now, ayan, meron na tayo ditong Vista Mall. By the way, itong Camellia, the Island Park, malapit lang din siya sa may SM Dasma at sa may Robinson's Palapala. Nandito na tayo sa the Island Park. Ideal to doon sa gusto, ayan, no, tingnan nyo naman, nature lover ka, very scenic, para kang namamasyal sa park, tuwing uuwi at aalis ka ng bahay, ito yung madadaanan mo. Pero kung yung gusto mo is malapit sa sakayan, medyo hindi ito yung para sa'yo. Pero dito, diba, napakaganda, oh, very relaxing. Yung COVID kasi, di ba, parang mas na-appreciate natin yung ganito. Pwede ka rito mag-jogging, pwede kang mag-bike, para kang may sariling park bago ka makapasok doon sa subdivision. And high-end po yung mga community around the Island Park dahil nandito yung Brittany, yan, yung Amalfi, mahal dyan sa mga subdivision na yan. Kaya talaga namang magandang investment itong Camellia, the Island Park. You can Google naman yung presyo ng foreclosed is 50% cheaper compared to current developer's market price. Ito na yung entrance ng Camellia, the Island Park. Ito yung kanilang showcase area. At ang kagandahan dun sa property, ito, sobrang lapit lang niya sa may entrance gate. So tara, back to the property. Ito, corner lot siya. Ang kanyang lot area ay 145 square meters. Ating turnover dito ay as is where is for its price na almost 3.8 million ay sobrang sulit na to. Kasi for now, presyo lang yon ng mga townhouses. And kung i-google natin to, siguro mga 8 million na to sa developer. Konting renovation lang naman ang kailangan. Ang laki na ng matitipid natin. Just in case ayaw nyo ng mga puno na to, pwedeng-pwede nyo naman yan ipakat. Pero sayang, maganda kasi may libre ka ng dalawang mangga tsaka santol trees. Dito, meron kang lot space sa harap. Pwede mo yung gawing receiving area. Tapos dito, meron tayong provision for one car garage. And sa gilid, malaki yung lupa mo. Possible pa to kung gusto mong magpa-extend or as is na garden. 1, 2, ayan, dalawang mangga, tapos santol, tapos may malunggay, o diba? Bagay na bagay ito sa ating mga kababayang plantita. Dito sa likod, tara silipin natin.
Meron tayo ditong service area, laundry area, tas ito yung ating back door. Yung exterior ng building, maganda, maayos pa siya. Pressure washer lang, maganda na tong labas na to, pati yung pintura sa labas. Maayos pa eh, bright pa din yung kanyang color. Pasok tayo inside the house. And this is the inside of the house, ang kanyang lot area. By the way, ulit ay 145 square meters at ang kanyang floor area ay 103. Pagpasok natin, meron tayong stair pataas papunta sa second floor. Meron tayong one toilet and bath sa ground floor. And this is the provision for our dining and living room area. Naka-open layout siya. Bahala na tayong mag-design. So siguro dito by the windows, pwede natin ilagay ang ating dining set para tanaw natin yung outside. Ayan, oh. Pwede natin lagyan dito ng garden para habang kumakain tayo. Pwede nga rin to yung parang sliding. Gawin na natin siyang sliding door. Ito yung extension ng bahay na ginawang dirty kitchen. Repaint lang yan. Maayos pa naman. And hindi lang naka-tiles yung flooring. Tapos meron tayo ditong stock room sa dulo. And in here, nandirito yung ating back door. Tara, silipin natin. Ayan, meron din siya ditong parang service area. Doon nakalagay yung kanyang washing machine. Mataas yung ceiling, maayos pa yung mga tiles, buong-buo pa. Naka 60 by 60 na white na tiles. Tara, akyat tayo sa second floor. Maganda yung location ng kanyang stairs kasi hindi siya kumain ng space. At nakatago siya. Tama lang yung width tsaka yung height. Dito naman sa second floor, we have in here 3 bedrooms and 1 toilet and bath and a balcony. Ito yung kanilang toilet and bath na sa second floor. Maayos pa din, medyo dirty lang. This is bedroom number 1, the kids' bedroom. You can put in some single bed, a cabinet, tapos study area. Sira lang yung ating walling dito sa may stairs na side. From here, ayan, malaki yung kanyang bintana. Kaya maski walang nakabukas na ilaw, maliwanag. Pwede mo rin to gawing office just in case dalawang bedrooms lang yung kailangan mo. This is bedroom number 2. Maayos pa yung flooring eh. Talagang paint and linis lang, maganda na to. This is the master's bedroom. Nabasa siya kasi nakabukas yung lagayan ng aircon, kaya medyo nasira yung mga paint tsaka flooring panel doon sa side na yon. Ang ganda o, oh, diba? Maaliwalas yung iyong paligid. And this is the balcony. Maganda yung balcony niya. Malaki at, oh, di ba? Just in case mamunga tong mga to. Aabutin mo na lang. Abot na abot na siya from the balcony. Pwede ka ditong maglagay ng tables and chairs. Tapos, stargazing at night. Di ba? Ang ganda ng mga ulap at yung mga puno. Mahangin, malilim. Para kang naka-modern house with province feel. So this is bank foreclosed property as is where is, di patagad for as low as 20% spot down payment. Yung mga ganito kasi sa sobrang mura, hindi na siya talaga nagtatagal. So kung may ready kang 20% at naghahanap ka ng bahay sa Dasma, Cavite. This is Dasma pero sobrang lapit niya lang sa Bacoor. Kaya kung Bacoor yung target mo, baka pwede mo tong makonsider. Yun yung house sa corner and ayun na yung ating gate palabas ng subdivision.
Reservation, please direct message us at FB Messenger, Sheila Medina Beronilla, or contact us at Smart Viber 0908-893-4078. Do not worry po sa pagpaprocess ng inyong mga requirements dahil kami po ang bahala dito. Kung napanood mo ang video na to at umabot ka hanggang dito, this might be the sign. Siya nga pala, kung bago ka pa lang sa channel na ito, I'm Sheila Beronilla, your friendly real estate broker. My blog is all about buying and selling of real property investment and anything in between. Kaya kung gusto mo ng ganitong content, please don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell para lagi kang updated. And pa-click naman po ng follow kung ikaw ay nanonood sa Facebook. Yung location ni Camellia at the Island Park, malapit to sa mga schools, may St. Paul College dito, malapit lang din ito sa Lasal, malapit din to sa mga malls, malapit lang ito sa Robinsons, at malapit lang sa Vista at sa SM Dasma. Ilalagay ko po sa description box at sa comment section ang kanyang presyo at ang kanyang computation. Thank you for watching and keep safe always. Bye!